nakikilala ko na sila. Ito na rin sila. Tunay nga na napakabuti niya. Ang kanyang family ay napaka pinag-iisa. Especially sa araw na ito na siya ay huli natin masilayan. So, tayo po yung manalangin. Amang banal at takilang Diyos, salamat po sa araw na ito na pinag-isa po kami sa lugar na ito. Uli po ang aming dalangin sa mga paiwan, Binalay Gloria, Panginoon, na bigyan mo po sila ng spiritual na kalakasan sa kanilang buhay. Patuloy po na maging normal ang buhay, nakasama ka. Tiyan po ng tunay ng pangunawa, especially sa noong araw na sila kayo nabubuhay, asawa, ang kanilang desire, kahit anong mga anak na makilala ka, Panginoon. Karinggan ka sa araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, sa araw na ito, puspusin mo ng banal na Espiritu ang kahanan ito, ang paligid na ito, Panginoon, upang ma-enjoy namin ang presensya mo. Bigyan mo sila ng tunay na kagalakan, Panginoon, spiritual na kalakasan, biyaya na nagmula kay Kristo at pag-ibig ng Diyos Ama. Salamat po sa umagang ito na amin pong na-enjoy ang inyong presensya at muli binabalik namin sa inyo ang pinamakataas ng papuri at pasasalamat sa natatanging pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen. Pastor Diyos. Muli po, good morning sa lahat. Magandang umaga po. Bagamat ganito ang ating sitwasyon, we can still confess na mabuti. No, God is good. Good morning. Tama ba? Every day is a good morning. Hindi bad day. Kasi every day is a gift. No, buhay sa Panginoon. Ngayon po ang huling service natin. Dahil ihatid na natin si Nanay doon sa kanyang huling hantungan. Bagamat ihatid natin siya physically, hindi na natin mahawakan at makikita ang kanyang katawan. Nawa ang memories, ang pag-ibig ay mananatili sa atin. Amen? So, yun ang pwedeng manatili. Alam natin na ang buhay dito sa kalibutan ay temporary lamang. Walang damit, bahay, pera, pagkain, kahit ang buhay ng tao ay may katapusan. Tama po ba? So, ngunit ang pag-ibig, ang magandang mga alaala ay maalala natin. So, that's why very important. Ngayon din po ay araw ng Linggo. Today po is Lord's Day. So, gini-greet ko rin po kayo ng Happy Lord's Day. Today is Sunday. Ganun po kami sa church. And it is also related sa pagsamba, no? Bakit nga ba tayo may tinatawag na Lord's Day? Sa iba, ang term ng Lord's Day ay rest day. Kaya hindi sila minsan nagsisimba dahil pahinga nga eh, no? Rest day. Linggo lang, magsisimba pa. Pagod nga sa trabaho. But actually, ang sabi po ng Biblia, ang kanyang likain ang sanlibutan. Nilikha niya ang lahat ng anim na araw. Ngunit sa ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. Hindi po ibig sabihin literal na natulog ang Panginoon. Kundi ang ibig sabihin po ng rest day o ng ikapitong araw, God keep it holy. Yung araw ng Linggo ay para sa Kanya. Yung anim na araw para sa atin. Pero minsan, yung isang araw na hinihingi ng Diyos para sa kapahingahan ng ating espiritu, kinukuha pa natin. No? Yung iba nag-extend pa. Sabi na, tutal, Linggo bukas, magpa-party kami ng Sabado. No? Magpupuyat ako.
So, hindi rin nakapagpagpa. So, yan po ang katotohanan. Kung tutuusin, sino ba ang nagbigay ng buhay, kalakasan, di ba ang Diyos? So, bilang acknowledgement na ang lahat ng bagay na ginagawa natin at ini-enjoy natin ay mula sa Diyos. That's why we keep the seventh day holy para sa Kanya, hindi para sa atin. So, nawa ang lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito ay magpapaalala sa atin na kahit ang linggo ay para sa Diyos. No, ang anim na araw para sa atin. Di ba parang unfair, no? Sa Diyos, isa lang. Sa atin, anim. Ang dami nga, no? Pero gusto natin, kung may kawalong araw, atin pa yun, eh. Pero ito lang, you know? Bakit nga ba tuwing linggo tayo nagsisimba? Anong, what is the first day of the week? Ano po ang first day of the week? Mga estudyante, ano ang first day of the week? Ha? Sunday. Tama ba Sunday? O, hindi Monday. The first day of the week is Sunday. Kaya nga din sa kanta, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So, laging nagsisimula ang araw saan? Tuwing linggo. Hindi po Monday. So, ang sabi ng Biblia, sa ikapitong araw, ang ikapitong araw ay gawin niyo itong banal. Gawin niyo itong sa akin. So, ano ba ang ikapitong araw? Sa totoo lang, ano ang ikapitong araw ko? Kung first day of the week is Sunday, ang ikapitong araw ay Sabado. That's why sa unang tipan, no, ang seventh day, which is yung Sabado, yun ang araw ng kanilang pagsamba. No, yun po ang araw ng pagsamba. Pag linggo hanggang biyernes, no, sila ay nagtatrabaho. Pag Sabado, yun ay para sa Panginoon. Eh, ang tanong, bakit tayo sumasamba tuwing linggo? Nagbago na ba? No, anong pong rason doon? Ito po in relation sa kamatayan. So, malapit na po ang